Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Quinn, Shawn, welcome to the interviewer. Thank you. Thank you, Bo. Love your name, Quinn. Thank you, Tito. I love your name, Shawn. Wow, thank you, Bo. Kwentuhan tayo. My father, myself. Tell me your story. Paano nabuo ang pelikulang ito? It's actually based on a true story. So, si Direct Joel, kaya so, story na nangyari dito sa Pilipinas? Yes. Yung masalimuot na kwentong yun? Yes, it's a friend of him. Kinento niya sa amin yung nangyari. Kanino kaibigan? Kay Director Wendell. Oh, okay. Tell me the story. So basically po, ako po is adopted son po ni Jay Cuenca po. May anak po sila, si Mika, ayun po yung stepsis ko po doon. And ayun po, I'm a human rights lawyer po doon sa my father myself. And hanggang sa nagkaroon ako ng idea of love na parang nakita ko before si yung daddy ko tsaka si Jake na nagkikiss. Paano na ka-apekto yan kay Matthew? Feeling ko po yung curiosity po nung nakita ko nung bata ko. So, parang... Hindi parang, galit? Hindi ka na galit? Hindi po galit. Okay. So, parang nagka-crush ako ng random niya nagka-crush ako kay Robert po. That's interesting. Quinn, you said earlier that this is based on a true story. Yes. Nung kinento po to ni Direct Joel, it instantly piqued my interest kasi kakaiba siya. And then, it's really a brave story na... Tapos nung kinukwento niya, sabi niya, friend talaga niya to. Mm. Na yun nga, na massacre survivor yung bata, in-adopt niya, and then eventually, nagka-something sa kanila nung bata and then nung lawyer. Tapos, hindi rin kasi out yung lawyer sa family niya. Because he was married. I mean, in this movie, yes. Dimples plays the wife of Jake. Yes. So it's I think it was a very difficult time to come out kaya hindi na siya nag-out. Tapos, syempre since na-fall siya dun sa bata, sobrang naging scandal 'yon sa family nila. What are you trying to say in this movie? Ako po para sa akin, sa panahon po natin 'yon, hindi lang dapat natin pinag-uusapan yung mga masasayang love story ng kumbaga especially LGBT po. May mga malalalim din po pala may mga nangyaring ganito. Na parang iniiwasan ng mga tao na pag-usapan. Did you consider that while writing the script na ang iba sarado pa rin? Maingay kasi eh. Marami ang nagsasabi, mali ang timing, Pasko. Why put out a movie out there about an LGBT issue when this is supposed to be Christmas, masaya lamang? Dapat, yung sinasabi mo nga, how do you address this? At saka ang complaint, at saka ang criticism, hindi lamang nanggagaling sa mga ibang tao, pero even from the LGBT community, yes. Talking about misrepresentation, etc. Well, yeah, at first, kinonsider ko po na syempre marami pa rin talagang hindi tanggap yung ganung story, but if I think about that every time that I write, I will not pour everything that I can into a story. So, meron akong limits. Saka, while I was writing it, I was not thinking about it being a misrepresentation, but rather, just a story about human beings, diba? I didn't consider na, ay, ito kasi gay, couple, and anything. Because I'm looking at it as, you know, regular people. I don't base it based on the gender. Na sana mag-intindihan ng lahat, na we should stop looking at people based on their gender, on their sexuality, diba? And siguro yung sentiment nila na kasi it's Christmas. Well, I do get that. Kasi pag Christmas, syempre as Filipinos, we want everything to be happy. Pero if we continue to do that, baka kailan tayo maging level up sa Philippine cinema? Kung lagi lang tayong gusto natin happy every time na may Christmas. Kasi it's a film festival. So, sa film festival, we should tell any kind of story, every story. That diverse representation. Diverse representation. When you were writing that scene between Robert and Matthew, that kissing scene, is that a torrid thing? Anything that I write pag sexy scene, hindi ko siya in-explicit sa script. Kasi parang, kasi syempre, I know naman na it's still the director's call. Correct. But
But in this one, I just explicitly said that passionately. How passionate was that? Kasi nung ginawa po namin yun, ano eh, wala na kami pakialam. Binuhusan namin lahat ni Kuya Jake doon. So, gaano ka buhos ang lahat? Buhos na buhos. Buhos na buhos. Pati lawi namin bumuhos. Oh, alam namin lahat kung gaano ka passionate, di ba? Ka-committed si Jake as an actor. Di ba? Pag hindi ka nasa moment, pag wala ka sa eksena, matutunaw ka eh, di ba? How difficult, easy was it to work with Jake Cuenca? Mga kababayan, ako'y natutuwa po. And proud to introduce to you Sendwave, the fee-free remittance app for OFWs and kababayans living abroad. You know what you do? Use my promo code BOY to receive $10 free credit on your first transfer. Visit the link on the description for more info. Maraming salamat po. Si Kuya Jake po kasi kapag naka-eksena po siya, hindi kanya sasabihan ng mga techniques, ng mga natutunan niya sa lahat. Pero pag naka-eksena mo siya, ma-absorb mo lahat eh. Matututo ka sa kanya kung anong ginagawa niya. Ganun po siya kagaling na aktor. At madadala ka eh. Opo. So, dahilan din po siya ng kumbaga, kung bakit ko nagawa ng maayos. Lahat po, co-actors ko, sila rin po dahilan. Kumbaga, dahil magagaling din po sila eh. Pang ilang pelikula mo na ito kay Joel? Pang ilang ano? I think pang 7. Pang 7 ko na po kay Direk Joel. Yung ginagawa namin po tong film, parang ang saya lang kasi ano, ibang atake, ibang challenge na naman para sa akin. Kasi baguhan lang din po ako na umaarte. So, mas na-challenge ko pa yung sarili ko. And at the same time po, yung mga katrabaho ko, ang lalaki, at ang gagaling. So, lahat po, lahat, ina-absorb ko lang po lahat sa akin, lahat ng mga matututunan ko, and especially kay Direk Joel. Saan ka humugot dun sa ang gulo-gulo ng buhay niyo? You fell in love with your sister, nabuntis mo si Mika, kapatid mo siya. You fell in love with your stepfather. I mean, ang gulo, kahit saan mo tingnan. Opo. Saan ka humuhugot sa mga pagkakataong ganyan? Ako po kasi kapag may pinagdadaanan po ako na mabigat and nalalagpasan ko, hindi ko siya agad-agad nile-let go eh. Kumbaga, kinikip ko siya para magamit ko po siya, kumbaga, sa gera. Magagamit ko siyang bala. So, iniipon ko lahat ng experience ko po. And yung ginawa ko po siguro dito kasi, yung may father, ano rin po kasi ako, kumbaga... may issues ka with your own father, po. Yes. So, nagamit ko rin po siya kasi sa tingin ko po, makakatulong siya in a way na hindi yung nangyari sa amin ni Robert. Pero yung emotional po, nakatulong. I get it. Oo. Kasi nabasa ko yung kwento mo, hindi mo malilimutan yung eksena na ang dami-daming pulis sa inyong bahay, nung hinuhuli ang tatay mo, nasa abroad ang nanay, tapos ang pera na ipinapadala dito. Talking about the pain na sinasabi mong iniipon mo, hindi man pareho ang eksena, pero nagagamit mo yung pakiramdam doon sa mga eksena na ginagawa mo. Opo. Nagagamit ko siya and mas nagagaanan ako na ipakita sa tao yung nararamdaman ko. Kasi nailalabas mo yung pain. Kasi totoo po siya. Totoo po na nilalabas totoo. Ko siya. Totoo. May nagsabi nga sa akin isang aktor, kaming mga aktor, kaibigan namin ang pain. Opo. Kaibigan namin ang pain. We win over pain. Pero you have to befriend pain for you. Hindi naman all the time, but sometime. Pero kailangan diba? Mo rin po, kailangan mo rin po kasing control niya. Kasi kapag hindi mo po siya na-control, baka pwede pong mas maka-apekto sa'yo. Masisira ka? Masisira po. Marami kang bagay na... You have to know when to stop, in other words. Itong pelikula, do you consider this as a pivot? Turning point ng karera mo? Sana po, kasi marami na rin po tumatakbo sa isip ko na marami akong what if ngayon na baka after ng MMFF, mas marami pang blessing na dumating sa akin, mas marami pang opportunity. And ang dapat ko lang gawin ay yakapin to at bigyan ng importansya. Diretsyang tanong, Shawn, nung nag-uumpisa ka, alin ba ang mas malaki mong puhunan? Talento o lakas ng loob? Lakas ng loob po. Kasi yung lakas ng loob ko po,
marami nang napagdaanan eh. So, nandun na eh. Kumbaga, ready na yung loob ko na makipagsabayan sa lahat. Wala akong, kumbaga, wala na akong pakialam sa sabi ng iba, wala na akong pakialam sa kung ano man yung mangyayari. Basta, binigay ko lang lahat sa Diyos. Pinasa Diyos ko na lahat. Sabi ko, ikaw na po bahala sa akin. Then, ayun po. Nandito po ako ngayon. Nakapo sa inyo, sa harap niya. At bukas ka matuto. Apo. Palagay ko yun ang importante. At saka napakaswerte mo because you've had the chance to work with someone like Joe Lamangan. At sabi mo nga kanina, mga artista na de kalibre. Are you in love at the moment? Hindi po. Siguro focus lang po ako sa family ko ngayon and sa sarili ko. Narinig ko na yun. Showbiz na showbiz na sagot, no? Hindi naman. Pero, madalas ko lang marinig. No? Pwede namang pagsabayin yun. Okay. Pero kumusta ang lagay ng puso mo ngayon? Magulo. Meron lang akong itatanong sa'yo. Kasi in one of the articles that I read, you broke up with your first girlfriend in the presence of AJ Raval. Paliwanag mo nga yan kung bakit. Paano nangyari yun? Noong time na po kasi yun, may girlfriend po ako nun. Non-showbiz po siya. Tapos, nagkasabay po na magkatrabaho kami ni AJ Raval. Hindi niya po kasi niintindihan yung... Okay. Well, kasi po sa trabaho ko po, may mga nakaka-eksena po akong iba't ibang babae. May nakakahalikan ako iba't ibang babae. So, nung una po, akala ko niintindihan niya. At iba't ibang lalaki? Opo. Nung una po, hindi ko... Masisela ng mga eksena. Yan, hindi yan naiintindihan ng girlfriend mo. Nung una, akala ko po... Naiintindihan niya. So, parang nagtatanong lang siya, okay lang ba na nagsiselos ako ng ganito, ganyan? Then, parang kalaunan, bigla na lang siyang ayoko na. Hindi ka naiintindihan? Kasi, iba nga naman ang trabahong ito. Okay. And it would take a lot, Shawn, to understand. And to understand, di ba? May boyfriend, making love with women, with men. And some can take it, others won't. And... that's life, di ba? Siguro hindi talaga kayo meant for each other. Pero ito tanong, saan, kanino mas madali makipag-make love? Sa babae, sa lalaki, sa pelikula? Sa tingin ko po, sa lalaki. Mas madali? Mas madali. Dahil? Kasi po, less restriction po. Mm-hmm. Kasi hindi namin iniisip na baka may mali siya. So, go lang po kami. So, mas madali sa lalaki. Kasi po, pag sa babae, maraming restriction, like bawal ka umawak dito, bawal ka. So, kailangan mo respetuhin yun, di ba? Quinn, what is it that you want people to understand with this film? I would want people na to stop looking at the facade. Yung parang let's go beyond. Huwag na nating isipin na ito, ano to, kwento to ng gantong klaseng tao, di ba? Kasi, if we tell stories, the same stories over and over again, na kailangan happy, it's not really film, it's not really filmmaking, it's romanticism, it's idealism, di ba? Siguro takot lang tayong manood ng mga gantong kasing film, kasi syempre, we live in a third world country, and we would want something na to lift our mood up, to lift our soul up, di ba? Pero a lot of people would find this kind of film na cathartic, di ba? Yung makaka-relate sila. Kahit sabihin mong, hindi, parang grabe naman yan. No, a lot of people would relate na totoo naman, nangyayari to. Yeah. And that's really something powerful. And the fact na they're creating a buzz online na bakit nag-react sila negative, mm-hmm. I find it in a good way kasi good for you people na you're acting that way. Yeah, na sana, pag-usapan nila. Not really just pag-usapan na sana, since you find it in the negative perspective, sana gawan nyo ng paraan na pag na-encounter nyo to in the real life, sana you take action para hindi na to mangyari ulit. I go to the theater, I watch this movie, ano yung baon ko paglabas ko sa teatro? More on the questioning what love is all about and how complicated it can be. Kasi sobrang complicated yung love story nilang family. Marami kasing nangyari. Marami nangyari sa pelikula. Ako gusto ko yung provocative na sinasabi natin, Quinn. Gusto ko yung napapaisip. Gusto ko yung napapatawa. Gusto ko yung napapaiyak. Pero tama naman, huwag natin limitahan din ang ating emosyon. Pag nanonood tayo ng pelikula, what is there is what is being offered by the filmmakers. Ako gusto ko yung pananaw na yon. And then,
And without having to disrespect anybody's opinion. Yes. Diba? Invite everyone. So we are inviting everyone to please support our film this coming December 25 as part of the Metro Manila Film Fest title. My Father, Myself, directed by Joel Lamangan. At kasama po namin dito si Jake Cuenca, Dimples Romana, Tiffany Grey, and yours truly, Shawn Guzman. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat, Quinn. Maraming salamat, Shawn. Thank you, Tito Boy. Thank you. This is both your first interview with me. Yes. Looking forward to more interviews in your future. Yes, Boy. Sana more. Maraming salamat. Thank you. Thank you, po. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.